把颠达基那烟不散不烟，昂把烟我红不颠，伊阿来玛阿维颠，萨比因那安独亚萨颠，大威玛比盖噶拉。Sa Diyos na sa ating mainalang Itanayin ako niya't hinirang Kawang iniingatan Ating dakilain at sambahin Ang Panginoong buti Ialay mga awit sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayong araw din ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque. Isang banal na malapit sa ating puso sapagkat malapit siya sa mga may sakit at nangangailangan. Malapit siya kay Jesus. Hilingin natin na katulad ni San Roque, tayo'y maging tulay ng pagpapagaling at biyaya ng Diyos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na yon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa itoktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Niptali, ang lupain ng Ephraim at Manasis, ang Negeb at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain ng aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa inyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak ng Moab, sa tapat ng Beth Peor. Ngunit ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon nang mamamatay. Ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises
ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw ng propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala na rin nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto. Sarapan ng paraon at ng mga lingkod nito. Wala na rin nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang magawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahang ginawa sa tanan. Lapit at makinig at ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo, aking isasaysay. Ang sa Kanyang ginawa, mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa iyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroroon ako kasama nila."
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Kung ating babalangkasin ang Ebanghelyo ngayon, dalawang bagay ang maaari nating pagnilayan at baunin na magagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano. Pagmamalasakit at panalangin. Pagmamalasakit at panalangin. Sa unang pagbasa, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus Nazareno na kapag may pagkukulang ang isang tao, sabihin mo sa kanya, diretsuhin mo siya. Tayo mga Pilipino, aminin natin, ito ang pinakamahirap para sa atin dahil hindi tayo sanay sa diretsuhan. Mahalaga sa atin yung tinatawag na smooth interpersonal relationship na gusto natin makasundo ang lahat. Gusto natin walang magtatampo sa atin. Kaya hindi natin makuha ang diretsuhin. Siguro kung meron man tayo parinig, paramdam, na sana ay maintindihan. Bukod siguro sa pagkahiya, kaya hindi natin ito magawa, minsan din ay hindi natin siguro din makita yung pagkakaiba at lalo na nung ibang mga taong kinaukulan, hindi nila makita ang pagkakaiba ng pagmamalasakit at pakikialam. Aminin din natin, minsan na pagpapalit natin yung pagmamalasakit at pakikialam. Minsan, nangangatwi rin tayo na nagmamalasakit lang. Pero sa totoo, nakikialam na pala. Tayo ang makasasagot kung talaga bang nagmamalasakit. Tayo, kaya natin ginagawa iyon. O nakikialam na lang. Pinag-uusapan na lang, pinagchichismisan na lang, pinagpipiestahan na pala. Madali naman malaman ang pagkakaiba dahil matatalustos yan ng puso kung kaya ginagawa mo ba ito dahil nagmamalasakit ka o nakikialam. Ikalawa, panalangin. Ang bunga ng tunay na pagmamalasakit, doon mo malalaman kung talagang nagmamalasakit ka. Kung nagmamalasakit ka sa kapitbahay mo, na lagi mo kasing narinig nag-aaway, kaya sinasabi mo tuloy sa ibang tao. Kung nagmamalasakit ka sa kasamahan mo sa trabaho, kaya naman sinusumbong mo siya sa boss o supervisor, kung talagang nagmamalasakit ka, sa bandang huli, ipapanalangin mo siya. Sapagkat ang tunay na magiging susi sa pagbabago, hindi ikaw. Kahit ba napakampagmalasakit ka, kahit ba napaka-concern ka para sa kanya, alam mo, alam natin na sa bandang huli, ang tunay na magpapabago, ang tunay na tutulong sa kanya ay ang Diyos. Kaya nga minsan, sinasabi ko sa mga mag-asawa, lalo na sa mga ikakasal ko,
ang una nating dapat pagsumbungan ay ang Diyos. Bago mo pa isumbong siya kung kani-kanino, isumbong mo muna sa Diyos. Sapagkat ang tunay na nagmamalasakit, ang tunay na magpapabago ay ang Diyos. Pagmamalasakit at panalangin. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque. Popular siya sa ating mga Pilipino. Bawat bayan siguro, bawat probinsya, may kapilya para kay San Roque. May kanta pa nga tungkol kay San Roque. Sapagkat malapit siya sa puso ng mga may sakit at nangangailangan. Bakit naging sikat si San Roque? Hindi siya pari, hindi siya madre. Bakit siya popular at malapit sa ating puso? Sapagkat puno siya ng dalawang bagay na yon, malasakit at panalangin. Kung tutusin, mayaman si San Roque, galing sa mayaman na pamilya. Ngunit sa kanyang pagsaliksik sa Panginoon, nagmistulan siyang palaboy. Pero hindi siya talaga palaboy. Siya'y peregrino. Magkaiba daw po yun. Ang palaboy, basta na lang gala ng gala kung saan saan napupunta. Ang peregrino, siguro nga iba-ibang lugar ang pinupuntahan niya, ngunit sa totoo lang, meron siyang direksyon sa buhay. Meron siyang patutunguan at yun ay ang pagsasaliksik niya sa Diyos. Kaya nga siguro akala ng iba para siyang si Raulo, palaboy. Pero sa totoo lang, siya'y peregrino. Sapagkat ang buhay niya, puno ng panalangin. Panalangin na ang ibig sabihin, pagsasaliksik at pagtupad at pakikinig sa kalooban ng Diyos. Pagmamalasakit, pwede namang magpahappy-happy na lang siya sa buhay dahil mayaman nga siya. Dahil binata naman siya, di wala siyang problema. Pero bakit tumulong siya sa mga may sakit? Lalo na yung mga naapektuhan ng epidemya, parang pandemic. Hindi naman niya kailangan tumulong. Kaya nga, nagkasakit din siya. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil nagmamalasakit siya. Sapagkat kung tunay kang nananalangin, kung tunay kang kaisa sa kalooban ng Diyos, hindi pwedeng maging manhid ka sa paghihirap ng kapwa mo. Hindi pwedeng wala kang gawin kapag nakikita mong nangangailangan ng kapwa mo. Hindi mo pwedeng hindi idulog sa Diyos ang daing ng kapwa mo kahit hindi mo kakilala. Kaya nga, malakas ang loob nating lumapit kay San Roque sapagkat alam natin, puno siya ng malasakit, puno siya ng panalangin. Ipagdasal din natin ang bawat isa na tayo din, katulad ni San Roque, at higit sa lahat, katulad ni Jesus Nazareno, ang buhay natin mapuno ng pagmamalasakit at panalangin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo at sabihin natin, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa,
Naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan na may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba na may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahan loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasama ang iyong bayan. Tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pakundangan sa paghahain inihanda ngayon ni San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Roque, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang hinaan niya yan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that neighbor, all you that neighbor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga karamdaman. Lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque,
ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa ating Pong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na kaisa sa kalooban ni Jesus Nazareno, katulad ni San Roque, puno ng panalangin, puspos ng pagmamalasakit para sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalani nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinitinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,